D1 Central Fire Station Bureau of Fire Protection an may ada yana 3 ka individual nga miyembro han mga bag-ong recruits para maging sakopan bombero. Ini nga nasabi nga 3 ka mga bag-ong recruits an ada class mabalasik 2019-01 nga kundiin temporaryo nga mahi-assign sulod din 30 ka adlaw komo mga OJT kun on the job training di Dagiwan Central Fire Station. Ini naman ang nakuha nga kasayuran pinaagi kan Inspector Dennis Ablay an Municipal Fire Marshal han nasabi nga Fire Department han Giwan. Sumat pa niya, sulod hin 30 dias an magkalain-lain nga training itong era pagbubuhaton di dahitong era estasyon han bombero. Sigon pa iya, kahuman hini nga era OJT an ginlalauman nga may ada kadugangan nga personnel nga igbubutang di daerah estasyon nga natikang hini nga grupo nga nag-OJT sulod hini nga 30 dias. Ngani ibisan kun 30 dias la iton pag-OJT hini nga mga bag-ong recruits an dako an era hingalipay nga may ada era kadugangan nga persa nga makakabulig iton era mga operasyon kasumpay iton era pagiging usang nga bombero. Adi pa an kadugangan nga pahayag ni Inspector Dennis Ablay. These are all new recruits undergoing their OJT on the job training. So this personnel was assigned for the duration of 30 days. Included yan sa program ng BFP na sa orientation nila. So, inassign dito sa Eastern Summer is 26. So, dinivide natin 13 personnel, OJT personnel will be assigned to Borongan and 13 personnel should be assigned to Giwan. So, yan na, adihira. Ini nga mga OJT natin. So, some of them are from province of Samar and some of them are from Leyte. Iba-ibang lugar sila galing. So, pero may possible na malagyan may mga personnel after their OJT may posibleng na may ma-assign dito sa Giwan Maritain. Sir, out of 30 days ng era pag-training din ni pag-OJT, after that, anong pasok dito? After ito, may possible na i-dispatch na sila rito sa mga stations or kung may opening ng training PPSC, Philippine Public Safety College, posible sila i-dispatch for training. Pero ang bati ko, as of now, wala pang schedule of training para sa basic course. So for the meantime, may possible na i-assign muna sila sa mga stations. Sir, din itong era OJT ng part? Ano itong era program pagbubuhaton? Gintututuan na mong hira yung kung anong dinadaanan ng isang trainee. So, isa dyan yung discipline, ini-implement yan sa kanila din ni wearing of proper uniforms, tapos yung aton mga regular na firefighters din hi, tinututuan na hiraha firefighting. Of course, may adagyap kita mga nurses din hi, tinututuan hiraha first aid, mga responde in case of may mga in needs of medical, immediate medical attention or first aid. So may adagyap kita din SRU, Search and Rescue Unit, na itututugya pa ira yung mga techniques on rescue operation. So hindi nga 13 nga nasa inyo na rin eh. Ano yun? Sago, lalaki, babae? Isa lang ang babae natin na na-assign dito. So 12 are all males and 1 female lang. So, ini nga sir nga tracing nga nahibutang rin eh, bisan ini nga sir kumano, sunod dahin na 30 days, dako na ba ini sir nga bulig kaya itong i-departament ito pag kena? Of course, dako ito nga bulig kaya at least nakaka-augment sila sa additional strength nila para din niya Giwan. So, may possible kihap na after their 30 days na duration din ni may posible na may ma-assign dito sa Giwan.
Ang naging pamahayag ni Inspector Dennis Ablay, ang Municipal Fire Marshal Hangiwan Central Fire Station, Bureau of Fire Protection.